Samantala, natagpuan na ang tatlong magkakapatid na nawala sa Marilao, Bulacan noong Linggo. Tuwang-tuwa ang kanilang mga magulang nang muling mayakap ang mga anak. Narito ang report ni June Veneracion. Yakapan at iyakan. Ganito ang tagpo na makita muli ng mag-asawang Lorenzo at Susan, ang kanilang tatlong anak na limang araw na nilang pinaghahanap. Linggo nang umalis ng bahay nila sa Marilao, Bulacan ang magkakapatid. Di na sila nakita muli. Hanggang sa ma-turn over sila sa DSWD Bago Bantay, Quezon City, kung saan muli nagsama-sama ang magpamilya. Nag-iiyakan nga po yung mga bata, gusto na nga po sumami. Eh kaso, di ba po, alam nyo naman yun na ano, hindi pa po pwede silang sumama ngayon. Kailangan muna makompleto ang mga dokumento ng mga bata, kaya sa Lunes pa sila makukuha muli ng mga magulang. Ang panganay sa tatlo, naiyak nang umalis ang kanilang mga magulang. Naintindihan naman ng mga magulang ang proseso. Ang importante raw, alam nilang ligtas na ang kanilang mga anak. Pero hindi lang pala basta naligaw ang mga bata. Mukhang may nagka-interest daw sa mga ito. Kwento ng pinakamatanda sa tatlong magkakapatid sa kanyang tatay, isinakay sila sa jeep ng isang babae mula Marilao papuntang Malanday. Mula roon, isinakay sila ng bus hanggang makarating sa Quiapo. Pagdating sa Quiapo, sabi daw ng bahay na akin at kapatid mo kakargahin ko. Ginawa po ng anak ko, niyakap niya lang, hindi ko ibigay sa ito, nag-iiyak. Iniwas sila ng babae. Doon na naligaw ang tatlo hanggang makita sila ng isang lalaki na nagdala sa kanila sa isang istasyon ng pulis. Ang mga pulis na ang nagdala sa kanila sa DSWD. Pero hindi na mahalaga para sa mga magulang kung may nagka-interest man sa kanilang mga anak. Ang importante ay buo na naman ang kanilang pamilya. June Veneracion, GMA News.